Welcome back to my channel! Sana nadidinig nyo kasi nandito lang tayo sa tabing kalsada. Pero ngayon, nandito tayo sa Shaggy Biryani sa Libho, Batanga City. At syempre, ano pa bang ginagawa natin dito? Tamang-tama, lunchtime na. Mukbang tayo! Let's go! Ayan, so hinainan tayo ni Shaggy Biryani ng iba't ibang putahe ng mga biryani. So meron ako ditong chicken kabsa. Ayan, tapos meron din tayong beef biryani and then yung chicken biryani. Ito guys, kung makikita nyo, nasa parang bilao sila. Pero ito yung good for three. Pero looking at it, kahit sabihin good for three siya, parang mas marami pa yung kayang kumain ito. And then we have here butter chicken and naan. Ayan! Sarap! Tapos meron din naman tayo ditong parata and masala. Chicken masala. Ayan, kung makikita nyo, o diba, nakakapaglaway talaga. Let's go! Kain na tayo! Ayan, meron akong asista. Ayaw niya sumama. Nahihiya siya. Mahilig po ako sa chicken, kaya unahin natin yung chicken kabsa na nandito sa aking kaliwa. Konti lang muna yung rice para syempre hindi agad-agad mabusog and matikman natin lahat, diba? Siyempre yung aking assistant na dapat ay kasama at nahihiyang sumama. Director daw siya. Ayan. Yung director ko ngayon. Ayan, nandito sa tagiliran. Let's try! Okay ka na ba? Kain na tayo. Lambot ng chicken. Ang sarap. So guys, dun sa chicken kabsa nila is hindi dry yung chicken. Tapos masarap, malambot, 'di ba? 'Di ba usually naman kasi mga sa mga Arabic food is nag-over yung herbs and spices na minsan nakaka-overwhelm. Hindi dito sa part na to, as in tamang-tama lang yung timpla, tamang-tama lang yung lasa. Yun nga, tamang-tama, mahilig pa naman talaga ako sa chicken. Sabi ko kanina guys, hindi muna ako agad-agad mag-over sa kanin, baka mabusog. Pero naparami yata ako ng kanin kasi nga masarap. So move on na tayo guys sa chicken kabsa. Proceed naman tayo dun sa beef biryani. Pero guys, before tayo mag-move on dun sa ibang food, Indian food na nandito sa harap natin ngayon. Ayan guys, so dalawa pa lang kami ni Ron na kumakain. Pero ang daming tirao, diba? So pwede siyang more than 3 people. Pero ayun, try naman natin tong beef biryani. Kung gaano ko kahilig sa chickens, siya kung hindi gaano kinahilig pagdating sa beef. So, try natin. Masusubukan na ang ating katakawan dito sa beef biryani. Ayan, try natin siya. Siyempre, kukuha pa rin tayo ng rice. Ay, ang sarap nung ano oh. Nung sarsa nila. Kuha tayo. Oh, unang hati ko dun sa beef, ang lambot, parang yung kagaya ng chicken kanina. Ang lambot ng beef. Makakatikim ako ng konting anghang. Anghang. Wait lang, magtutubig lang sa ate girl. Manghang. Ano ka pa, ano pa palala? So guys, itong si Shaggy Biryani is located siya dito sa Libho, Batangas City. Malapit lang siya sa SM Batangas. And ang alam ko sa SM Batangas, walang mga ganitong kind of food. So if tamang-tama after nyong mamasyal or before kayo mamasyal is nag-crave kayo ng mga Indian food, ng mga biryani, ayan, punta lang kayo dito sa Shaggy Biryani. Madali lang siyang puntahan from SM Batangas, sakay lang kayo ng jeep, biyaheng Libho. Ayan, biyaheng Libho and then
madali nyo lang siyang makita. So from SM Batangas, nasa kaliwang part siya. Tapos meron namang sign kayong makikita agad-agad na siya, Gibiryani. Oh, gusto mo sili? Ayan oh, sili. Oh, 'di ba? Kaya manghang. Oh, ibigay natin sa aking assistant. Reward natin yung anghang. Tama na, tama na, tama na. Ay, may sili dyan. Okay lang. Sorry. Sip ngayon, mang. Ay, gusto ko yung sauce, hindi dry, di ba? Di ba may mga beef or mga luto ng mga beef biryani na medyo matigas? Yung tipong ang hirap kagatin ng beef. Pero ito kasi hindi eh. As in, ngayong unang cut ko kanina, agad-agad nahati siya. Tapos, hindi siya yung, kumaka parang melts in your mouth. Parang ganun, malapit na sa tipong melts in your mouth na kind of beef. Hindi tayo maglagay ng ganito. Parang baga sauce, dagdag lasa. So, bago nga kung may tuluyang pabusok ni Roon dito sa chicken kabsa at sa beef biryani, syempre, proceed naman tayo sa chicken biryani. Sorry guys, pero medyo nag-mess up yung mic natin. And for some reason, hindi na-pick up ng maayos yung sinasabi ko. Pero on this part, chicken biryani na yung tinatry natin dito. And compared sa beef biryani, hindi maanghang yung chicken biryani na trinay natin. And almost the same lang si chicken biryani and si chicken kabsa. Pero deep fried ang pagluto kay chicken kabsa. Kaya mas nanuot ang lasa compared kay chicken biryani, which is a bit less marinated yung chicken. Kaya a little bit plain for my liking. And mas bet ko yung lasa and aroma ni chicken kabsa. Pero syempre, you can try both naman para malaman nyo kung ano yung mas gusto ng panlasa. So para sa akin guys, among dito sa tatlong rice meals na binigay sa atin na chicken kabsa, beef biryani, chicken biryani, ang favorite ko talaga ay chicken kabsa. Ang puso ko ay nasa chicken kabsa. Ikaw? Beef daw. Beef, yayamanin. Ang gusto niya, beef. So, after naman ng mga rice meals, guys, ang puntahan naman natin is itong butter chicken and naan. Wait lang. O, ito na. Ibibigay na daw. O, ayan. Ayan guys, yung butter chicken and hindi po siya magkaintindi. Ayan na guys, yung butter chicken and yung naan. Ito naman yung parata and chicken masala. To the honor. Ayan, baka mabubo. Ayan. O, di ba nakakatakam? Try muna natin itong butter chicken and naan. Naan ba? Naan? O kung ano man. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya kinakain. No? Akala mo naman palaging naka-Indian food, diba? So, ito pala yun. Yung mga nakikita natin sa mga Indian TV shows or sa mga Indian movies, pag kumakain sila, yung tipong pupunit-punitin yung bread. Ayan, like so. Tapos, butter chicken, magsisilbing pinaka-dip lang, o, diba? Wow! Kung mapapansin nyo, meron silang meat na sinama sa loob. So, yung mga meat, tamang papak-papak lang. Tikman natin yung meat. Ayan. Ang daming sauce. Pare, ang daming sauce. Tikman lang natin yung sauce as it is. Feel ko meron tong ano, ano tawag dito? Parang shrimp na, malakang tawag doon yung shrimp na maliliit na basta ganun. Alam niyo na yun. Layong layo na po ang mga pagkain sa amin. Naan. May bastaharin niya. Ayan. Kung makikita niyo lang po ang assistant, si Ulala, aka DJ Dylan, aka Ron, bet na bet niya po yung butter chicken and naan. Bet na bet yung makikita niyo lang. Sinong hindi maalam? Ito nga. Sinong hindi maalam? Medyo na-food coma na ako sa ang daming kinain namin. Pero in fairness naman, masarap sila.
Ay, natikman mo yung meat. Parang kaldereta. Parang ito yung version natin ng kaldereta. Ito guys, yung chicken masala and parata. So ito yung parata, yung parang pinaka bread nila. And then ito yung chicken masala na pinakita namin sa inyo kanina. Tapos tikman natin siya. Again, same lang, punit-punitin yung bread, yung parata. Tapos i-dip dun sa chicken masala like so. And ayan, tikman na din natin yung meat ng chicken masala. So feel ko may konting anghang to eh. Oh, ang laki ng chicken. Wow. Ay, may sili. Para din siyang kaldereta. Pero pag compare mo sila, parang mas malapit sa kaldereta ito. Ayan, guys! So, sinamahan tayo ngayon ni Tita Gina sa ating pagmumukbang. So, si Tita Gina Torino, yung may-ari nitong Shaggy Biryani. So, konting-konting interview lang po muna. Ma'am, paano po ba nagsimula ang Shaggy Biryani? Bali, authentic Indian food with mix ng Arabic food. Ngayon, may kapartner ako dati. Kaya lang, umuwi na siya ng ano. Tapos ngayon, nag-aral ako ngayon ng... Oo, ng pagluluto nito. Tsaka, meron ako din friend na nagkakatar. Bali, siya yung cook niya, nagpaturo din ako. Ah, okay po. Pero, bakit nyo naman po naisipan na more on biryani? Di ba po, usually yung mga restaurant, nandyan yung mga Chinese food, Filipino food. Pero ito po kasi talaga yung biryani, bagong panlasa lang sa mga Pilipino. So, bakit nyo po naisipan mag-take na kasi risk? Kasi nung nakapikim ako nitong pandemic, kasi pandemic online. Aba. Ngayon, umorder ako sa isang kakilala ko. Medyo masarap. Ngayon, sabi ko sa kanya, ba't hindi ka mag-resto? Apa. Ika ngayon, wala siyang pang ano. Di, sabi ko, okay, tayo mag-partner. Apa, sabi ko gano'n. Kasi masarap naman siya eh. Parang tingin ko naman eh, okay. Opo. Yun, doon nag-start ang aming ano. Kailan po nag-start si Shaggy Biryani? Last year, October 18. Ah, bagago lang pala. Opo. So ma'am, meron po kayong inihanda sa amin. So meron tayong chicken kabsa, beef biryani, tapos chicken biryani. Pwede pong pa-describe sa amin itong nakalagay sa bilao. Bali, ito ay lahat na ito ay good for 3. Meron din kami mga good for 6. Pang family at saka good for one, bali solo. Apa. Itong difference ng chicken biryani at saka chicken kabsa, ang difference yan, fried lang itong chicken kabsa. Apa. Tapos ito naman, yung beef biryani, ano yan, dapat sana wala lang kasi tayong maano na lamb. Hirap kasi. Okay po. Saka saleable pati yung beef. Apa, parang, mas more ano, kilala siya. Kilala ng mga Pilipino na ano talagang beef yan. Ito naman, ito yung buttered chicken. May mga variety tayo ng breads ng Indian and Arabic na breads, ang naan at saka ang parata. Ang parata naman, difference ng parata, deep oil. Niluluto sa deep oil. Yung parata po, ito po ang pinaka-bread. Oo. Ah, okay. Tapos ang naan naman, parang dried lang sa yung stick. Na. Parang may tikuloso yung paggagawa, yeah. No? Kasi akala ko po kung sa unang tingnan, parang pareho lang sila, pero ibang way pala yung pagluluto. Uh-oh. Yung iba kasi parang bumibili lang sila ng tinapay sa Indian store, pero ako na yung nagmamasak. Ah, talaga po. Bali, ang ginagawa nila, siyang idinidip dito. Hindi sila nagkakanin. Apa. Dip lang sila na ano. Yung mga suki ko ng mga Indiano, yun ang ginagawa nila. Yan ang ino-order. Either masala or chicken masala or butter chicken tsaka yung tinapay. Opo. Nakaka-excite. Minsan nakakalima silang bread. Opo. Talaga sawsaw lang. Sawsaw lang nila. Tapos po yung pinaka-meat, papak parang ganun. Papak nila yun. Oo. Ano po yung best seller dito sa Shaggy Biryani? Bali, ito ang best seller namin. Ito talaga, chicken biryani. Meron naman kasing gusto lang ay fried, kaya chicken kabsa ang inaano. Yun naman mostly din, yung chicken biryani. Beef, merong... Iba-iba kasi ang kanilang tasting. Opo. Gusto nilang ano, ang mga beef, oh, iba-iba ang meat. Ayan, so thank you ma'am. And syempre po, imbitahan niyo po ang ating mga kapwa Batanggenyo, kapwa Pilipino. Dito po sa Shaggy Biryani. Dito kung kayo malapit lang at saka sa malayong lugar, kayo ay bumisita dito sa aming Shaggy Biryani House. Dito itong located sa Libo the Hope, Batangas City.
Bale, eto lang from city, 15 minutes lang. Kayo ay bumisita dito, meron din kami mga iba-ibang inumin din, Black Pearl, mamaya ano yun. Yan! Tsaka pwede din kayong barkadahan, barkadahan na ano. Mostly ang mga, ano din, mga OFW eh. Ah, kasi alam nila yun, ng ang biryani. Okay. Bisita kayo dito! Yes! Punta kayo dito, punta guys! Kayo dito. Ako magsasabing masarap talaga yung pagkain nila. Tikman nyo! Magugustuhan nyo! Thank ayan. You! Ayun guys, obvious naman dito sa video na to na first time ko tong makatry ng mga Indian food. Una mong tingin, aayawan mo, hindi ganun yung na-feel ko. Parang actually unang tingin, nakakatakam talaga siya kahit hindi ko pa sila kilala. And tamang-tama lang din guys, dito sa Panlasa ko, most especially yun nga yung favorite ko is chicken kabsa. So if mapupunta kayo dito sa Libo, yung D-Hope, dito sa Batangas City, ayan, visit nyo lang tong Shaggy Biryani. Hindi kayo magsisisi na nag-try kayo ng mga biryani or any food na available sa menu nila kasi sobrang sulit. Meron din silang iba't ibang types of biryani pa aside from beef and chicken na sinerve sa atin kanina. Meron din silang egg biryani, mutton biryani. Baka isipin nyo porque ito yung sinerve sa amin is wala silang solo serving. Meron din silang available na solo serving. Depende sa food, syempre na orderin nyo. Kaya guys, punta na talaga kayo dito sa Shaggy Biryani. And syempre pa, all of their contact details will be in the description box below. So check it out. And ayun na nga, dahil busog na po si ate girl nyo, nakaka-experience na ng food coma, kailangan na magpahinga ng tiyan ko. So that's it for today's video guys. Maraming salamat sa panonood. See you again on the next one. Bye!